pinateta electric pa. Ayan. Morning. Morning, guys. Teka, mag-coffee muna kami ni ano. Wala, yun, napagod naman kunti kagabi sa ano, walking. So anyway, good morning sa inyo lahat. Today is Sunday. Pasyete na. So mag-coffee muna kami ni Faisal. Hiniritan ko lang siya matulog dito. Kasi wala yung amo niya. Nagtutulog ka naman ako. Hinihili. Pero kasi yung amo niya guys, nasa ano, nasa vibrasyon. Kaya ganyan. Okay tayo. Ay. Pumunta kami kahapon sa ano, saan ba yun? Sa ilapat ba yun? May waterfall, so not sure kami doon. Ayan. Coffee-coffee muna kami. Diba? Binili namin na pumunta kami Istanbul. Yung dalawa kami. Nag-trip kami doon. Pumunta sa Istanbul. Doon kami sa balcony. Kagabi pala, nag-dinner kami. Nagluto ako ng isda dito. Yan. Hindi ko na siya na-vlog guys. Kasi sobrang late na rin kami nag-dinner. And nagluto ako ng rice. And then nagprito rin kami ng fish para sa aming dalawa ni Faze. Eh. Tapos sa asawa ko naman sa kabinan ko yung normal na Turkish ano. Turkish fried fish. Yung mayroon siyang corn flour. Yan. Ganun. Tapos kahapon din naglinis din ako ng aming tawag nito. Hindi lang guys na kasi i-ano ko yung coffee. Doon kami sa kabilang lamesa. So, nag-ayos din ako na dito sa garden. Nagtanggal din ako ng tinanggal ko na yung kamatis kasi hindi naman nabubuhay na. Kaya dito muna kami mag coffee. Ayan. Ayan, maliwalas lang garden namin. Kasi tinanggal ko talaga dito lahat. Tinanggal ko yan. Aking tawag nito. Luya. Balik ka. Doon tayo. Dito tayo pala. Ah, dito. Dito. Ayan. Ayan na si Faze. Ah, good morning, Sisi. Andiyan na yung sasakyan yata eh. Ay, yung bus. Ay, mamaya pa. Ay, kahit anong oras. Nag-umpisa na ngayon. Ayun, yung ano. Nag-umpisa na ngayon. Ah, maga naman sila. Di okay lang naman. Wala naman yung amo kong dyan lang yan. Linggo ngayon eh. Diba? Pahinga nila. Mm-hmm. Sabado yan, medyo busy sila. Talaga schedule mo si Sisi. Ha? Ako? Oo. Ayan. Saan tabak ko talaga kung anong ganito? Hindi, okay lang yan. Ha? Okay lang yan. Yan guys, nag-ayos na yung babae dun sa likod. Nagmamadali na. Kasi guys, naintindihan ko naman yung ano, yung day off niya kasi may mga amo. Tsaka wala talaga siyang schedule na fix ba. Eh, kung wala sanang amo sa bahay nila, okay lang. Kaya yan siya nagmamadali-madali. Mas better kasi yung nandun siya, nandun na lang siya sa ano, sa bahay para if ever na kailangan ng amo. Normally kasi hindi yan siya nag-overnight. Pinilit ko lang yan siya. Wala kasi yung amo niya kaya dito sa bahay. Sabi ko, mag-overnight ka muna sa amin. Tapos yun. Pumayag naman siya. Tapos nag-walking kami kagabi.
Kasi if ever na binigyan siya ng fixed time na uwi, for example, sabi niya dapat mga 9, nandito ka na, or 10, wala ka ng problema. Yung problema, wala siyang fixed time, kaya, yan. Salamat. Balitahan kita mamaya. Sana mahabol mo yung ano. Yung 744. If kung kaya mo yung 744, next time pwede na ganyan. Kaso nga lang, mahirapan ka din eh. Oo. Yung oras kasi din, wala doon. Pagtanghali na. Sige na, bala. Ingat, may nakalimutan ka ba? Wala. Wala ka lang dito. Babay. Yung cellphone mo, tinanggal mo sa charger? Sige, ingat. Sige, bre. Welcome. Salamat din. So, umuwi na siya. Oh, tahimik na naman ang bahay namin. Wala na naman akong kausap. Lagis ko, nagkape naman ako. Oy. Sabi ko, mag-exercise ako. Pwede kasi may busog ako. Eh, dapat kanina pala. Ayan na lang. Guys, alam niyo kagahapon, dumating na yung aking order na yung pang-exercise ko, yung parang yung vibrator. Itatry ko siya mamaya-maya, mga bandang ano, kasi nga, kumain na kasi ako, sinabayan ko kasi siya nag-coffee. And then, sabi ko sa kanya doon siya sa kabila pumunta kasi. Saan na ba siya? Hindi na. Sabi ko mag-exercise ako, kumain na pala ako. Ingat, ingat. Oh, sige. Nandiyan na yung bus. Yung 1SY. Yan na siya. Guys, i-try natin yung nabili nating pang-exercise. Yan. So, try natin to. Diyan ka lang. So, meron ako na ito. So, bali, ilalagay ko siya dito sa part na to. Diyan siya. And then, gusto ko sana yung isang kwarto namin doon. Gagawin ko parang gym ko ba? Kaso nga lang, ang problema, ito na binili ko siya. Ano lang nga siya eh, dapat ano ito eh. Ayun, hindi rin siya okay talaga. Sa totoo lang. Kasi alam kong bakit. Ito ang natatanggal tapos wala yung tawag nito. Yung kanyang para sa kamay. Wala, hindi kompleto. So, isinarado ko yung pintuan. Tawag na lang. Halos lahat na yata ng pag-exercise sa akin na. Itong suot ko na to guys, ano to, sauna, yung sa loob, pagpapawisin ka talaga niya, ang ganda niya eh. Tapos ito binili ko sa Pilipinas, yung Sammy G, pero parang maliit lang siya. Kasi walang kailangan ko mag-ganito kasi, sabi na parang hindi na talaga kasya bro. Parang ba ito, elevator? Tapos ito. Parang maliit na siya para sa akin. Yan. Tapos ito. Diyan na, huwag masyadong idikit kasi masakit eh. So, try natin. Ilan ang spin nito? 14. Ang spin nito hanggang 14 lang. Yan. Okay. Iharap ko muna sa inyo. Yan, ganyan. Kita nyo guys, ganyan lang siya. So, isap natin. And then, yung shoes. Kasi ako talaga, hirap talaga akong magpawis. Totoo lang. Kaya kailangan ko talaga yung mga pampapawis talaga na hindi mag-harm sa sarili ba. So, dito na tayo. Warm up tayo sa gitna. Sa gitna ko nyo pag warm up. Yan ang nasa isip ko. Kasi pag nasa taginiran na, ano na siya? Tawag dito. Mabilis na. Ayan. Warm up lang muna yan, guys.
Meron pa dapat yung ano yan eh. Hindi naman nakasama. Tapos may nakalagay dyan na time. Hi, kami niya. Then, pabilisan niya. Pag nafe-feel nyo na medyo nag-warm ka na, eh, dahan-dahan mo na siya, i-post mo. And then, ganyan. So yun guys, katatapos ko lang mag-exercise, nilipit ko na rin. Nag-workout ko na ako yan. So, sa simpleng yan lang na gamit ko, parang pumapasok na rin ako sa mga gym. Maganda siya gamitin. Kaso nga lang, mayroon siyang kulang. Kulang siya yung hinahawakan, sa, inilalagay sa gilid tapos hinahawakan na ganyan. Ang alam ko kasi may ganyan siya dun sa ano eh, sa picture. In-order ko lang kasi yan online. Tapos ngayon, hindi ko na naipakita pala sa inyo guys, grabe ang pawis ko doon sa ginagamit ko na outfit. Meron kasi akong binili na pang full body na pag ginamit mo yon magpapawis ka talaga pag more on galaw-galaw sa katawan. Super ganda. Ay, nakaka-relax siya. Ngayon guys, is maghanda na naman ako ng breakfast. So, sa breakfast ko, 'di ba? Ako na ang gumagawa ng sarili kong mundo. Kasi wala naman tutulong sa akin kundi sarili ko lang. Para, ano ba, maging healthy. Sinabi ko sa asawa ko, subukan mo, sabi niya, ayaw niya. Tapos kaya ng umaga, nakita ako ng binan ko na nagaganyan. Sabi ng binan ko, ewan ko ba, bakit ganun? Napaka-negative. Hindi naman siguro negative sa pag-iisip. Pero hindi naman siguro negative na pag-iisip ba? Nasabi niya kasi sa akin na, paano daw ako makakabuo ng baby kung nag-workout akong ganyan. Of course, guys, ang pag-exercise naman, wala pa naman ako talaga sa ano na magkaroon. Siyempre, kailangan talaga i-prepare mo yung katawan mo pagdating sa mga ganyang bagay. Kasi napapansin ko sa katawan ko, bumibigat na talaga ako, guys. Bumibigat na ako. Wala na akong ma-ano sa sarili ko. Parang ang feeling ko, nasa 60-70 kilos ako yung feeling ko. Tapos yung pa ako ang nagsasuffer. So, sabi, gusto kong bawasan yung tabako. Kasi nung nakaraan-raang ilang buwan, stress talaga ako. Full stress ako sa bahay. Totoo lang. Tapos, wala akong ibang tinrip kundi kumain. Yun lang talaga ang trip ko nung time na yun. And then, yun. Gusto ko siyang bawasan. So far, pag nag-workout ako ngayon, pinapawisan ako. Actually, hindi talaga ako pinagpapawisan pag nag-workout. So, ngayon, magluluto na ako, guys, ang aming breakfast. Hindi ko alam kung lulutuin ko, pero para sa akin, ang lulutuin ko lang sa akin is 2 eggs and cucumber and tomato lang sa akin. Tapos, kung ano pang mga veggies doon, like lettuce and ano pa ba, yung sweet chili, yun na lang yung sa akin. Sa kanila, gawa na lang ako ng, magpawild na lang ako ng egg and then lalagyan ko siya ng yogurt. Yun na lang sa kanila and then gawa na ako ng chai. Asawa ko, busy ako sa may balcony eh. Magkano lahat? Wow, 554. Sobrang mahal na talaga yung ano. Yun ang binili ng asawa ko, 554 na. So, binilhan niya ako ng Sot Richel or Milk Jam. Tapos ito. So, kunti-kunti lang. Ayan. Sinabi ko na rin sa kanya yan eh. Ito is Keche, Bia Spainer. Ito naman is Anadolu XG Kasar Painter. Tapos ito naman, Urur. Painter. Sabi nila maganda daw to. Mas maganda daw to. Tapos, astuso. Kunting salt na white cheese. Para kay ano yan. Para kay ano yan. So, i-ready ko muna siya guys. And then later, ipapakita ko sa inyo yung aking inayos na breakfast namin. Diba, nandun na yung asawa ko. Wow. It's like a garden breakfast. Hey, there you guys. Where I'm gonna put this. Diban, taray. Just must be here. Okay, fine. This one must put here. No, no, may dana check me. I don't know. Baka may kumain guys, magligpit na lang ako sa kusina. Tingnan niyo naman ang ligpitin ko, mga inday. Oh. It's me. Meron pa ako dito. Pero malinis na yan siya dyan. Ito, hugasan ko na lang. Ligpit ko yan dyan. Bakwan.
Yan lang muna kayo ha. So yun guys, na-try ko nga magtanim ng kangkong at saka ampalaya. Baka sakaling humabol pa. Kahit yung dahon na lang. Magtatanim ako ng kangkong at ampalaya. Tignan natin kung aabot siya sa ating yan. Saan na ba yun? Una pa sa inyo natin. Magtatanim ako ng kangkong dito. Kayo sa aking vlog. Magtanim ay di biro. So, magtanim ako dito ng buto ng kangkong. So, kangkong. Magtanim ako dito ng kangkong iste. Si Yapraksa, DJ. Ayer Bashka. Yan, tapos guys, nakapagtanim na ako. So dito yung ating ampalaya yan. Tapos dito kangkong naman inilagay ko dito. Ito yung aking wing beans.